Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y tinipon at hilingin natin na maging dalisay at bukal sa ating puso ang ating pag-aalay. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nanlikhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningaan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasubol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy, nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan,
maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, papurihan, abakong sariling buhay. Panginoon, papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, itong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga, ang taglay mong kasuotay, dakila at ritmarangal pa, nagbabatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa'yo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mo na sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay papanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ng aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa Kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng Kanya mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kaya man ba'y wala ring pangunawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain." Nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos.
sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalusan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo narito sapagkat nais nating mag-alay at magpasalamat sa Diyos. Tayo'y Kanyang tinawag at tayo ay tumugon. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ano ba ang kalugod-lugod sa Diyos? Ano ba talaga ang tinatanggap at ibinibigay natin kay Jesus Nazareno? Kung titignan natin ang mga pagbasa ngayon, parang magkatunggali ang utos ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin pagkatapos likhain ng lahat, sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na huwag niyong kakanin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Mamamatay ka kapag kumain kanyon. Sa makatuwid ang utos ng Diyos, sa unang pagbasa, sa Genesis, huwag niyong kainin ang bunga na iyon. Samantalang sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, hindi sa kinakain ang mahalaga sa Diyos. Sapagkat ang kinakain daw, diretso sa tiyan. Ngunit ang sabi ni Jesus sa Sareno, ang nanggagaling sa puso, ang tinitignan ng Diyos. Kaya sa unang tingin, mapapatanong tayo, ano ba talaga ang bawal at nararapat? Dahil sabi sa unang pagbasa, huwag niyong kainin. Animoy, mahalaga sa Diyos yung kinakain. Pero sabi naman ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi sa kinakain ang mahalaga sa mata ng Diyos. Hindi naman po talaga magkatunggali ang bilin na ito ng Diyos at ni Jesus Nazareno. Sapagkat sa bandang huli, mapagtatanto natin, hindi yung mismong kinakain o hindi kinakain ang mahalaga. Ang mahalaga, ano ba ang nasa puso ng tao habang kakainin niya o hindi niya kakainin ang isang bagay. Naalala niyo si Adan at si Eva, ang kasalanan nila, hindi naman dahil kinain nila yung bunga lang. Ang kasalanan nila, sumuway sila sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan nila, nagduda sila sa kapangyarihan ng Diyos.
nagpaloko sila kay Satanas nang sinabi ni Satanas, magiging katulad kayo ng Diyos pag kinain nyo ito. Natandaan nyo ang sabi ng Diyos, pag kinain nyo ito, mamamatay kayo. Hindi nila pinaniwalaan ang sinabi ng Diyos. Sa makatwid, hindi yung pagkain ang kanilang naging kasalanan, kung hindi ang pagiging matigas ng kanilang puso at isipan, kaya nila ginawa ito. Sa Ebanghelyo, kabaliktaran naman, maraming hindi kinakain yung mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Maraming hindi kinakain yung mga Pariseo at Eskriba. Kaya nagagalit sila kay Jesus sa Sareno at sa mga alagad. Dahil sinasabi nila, bawal kainin yan. Kayo, kain kayo ng kain. Iyon yung ibig sabihin ni Jesus. Hindi naman nasusukat yan kung kinakain mo o hindi. Sapagat ang masinusukat ng Diyos, ano yung nangyayari sa puso mo? Hindi mo nga kinakain yung mga bagay-bagay, pero kinakain ka na ng inggit, kinakain ka ng galit, kinakain ka ng yabang. Kaya para kay Jesus sa Sareno, yun ang dapat bantayan. Yun ang dapat mong tignan. Sapagkat sa Diyos, yun din ang kanyang tinitignan sa atin. Kaya mga kapatid, kung naalala nyo kahapon, pinagtatalunan, maghuhugas ba ng kamay? Anong dapat gawin sa mga ritual? Anong sabi ni Jesus sa Sareno? Ang nangyayari sa puso, ang nanggagaling sa puso, at ang lumalabas sa puso, ang mas mahalaga sa mata ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo kahapon, yung mga reliyosong tao nung panahon ni Jesus sa Sareno, pagkatapos sumunod sa batas, hindi nga siguro sila kumakain ng maraming bagay. Nagdadasal silang madalas. Nag-aalay sila sa Diyos. Nagsasakripisyo sila. Pero pagkatapos nun, anong ginagawa nila? Pinagplanuhan nilang patayin si Jesus sa Sareno. Nagpapangalat sila ng kasinungalingan tungkol kay Jesus sa Sareno. Punong-puno sila ng galit kay Jesus sa Sareno. Anong nangyari sa kanila? Sumunod nga sa batas, pero ibang-iba ang nangyayari sa kanilang puso. Kaya mga kapatid, ang tingnan natin, ano bang nangyayari sa puso natin, sa buhay natin? Hindi lang yung ginagawa natin sa labas ang mahalaga sa Diyos. Uulitin ko po ang lagi kong sinasabi, hindi ho nasusukat sa palakasan ng dasal. Hindi ho nasusukat sa pahabaan ng dasal. Paramihan ng bigay. Sapagkat ang tunay na sinusukat ng Diyos, anong nangyayari sa puso natin? Hindi tatanungin ng Diyos, anong kinain mo at hindi mo kinain? Ang tatanungin ng Diyos, nagmahal ka ba? Nagpatawad ka ba? Nagsabi ka ba ng totoo? Taimtim ba yung dinadasal mo? Nung nasa Quiapo ka ba? Nakikinig ka ba talaga? Nagninilay ka ba talaga? Hindi mo lang sasabihin sa Diyos, Lord, 5 beses ako nagsimba. Lord, ito yung halaga ng inabuloy ko. Lord, naglakad ako ng paluhod. Sapagkat ang itatanong din sa atin ni Jesus sa Sareno, anong nangyari sa puso mo pagkatapos nun? Anong nangyari sa buhay mo pagkatapos nun? Ipagdasal natin na kapagharap natin kay Jesus sa Sareno, gaya ng pagharap natin sa Kanya ngayon, dito sa Kanyang dambana, ang maialay natin isang busilak, tapat at nagsusumikap na mabuti na puso. Mahal na pong Jesus Nazareno,
linisin niyo po kami. Tanggapin niyo po ang alay na nanggagaling sa aming puso. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang ibang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Ang ating tugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ang salita ng Ebanghelyo ni Kristo, manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa, upang sumamba tayong sa lahat ng espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan, ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mo ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami sumusunod sa iyo, pero hindi bukal sa aming kalooban. Kami naniniwala sa iyo, ngunit hindi dalisay ang aming puso, hindi nagbabago ang aming buhay. Patawad po, Panginoon. Linisin niyo po kami. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Jesus, ang tinapay
Announcement, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari ninyo pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula dito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa inyong pakikilahok sa banal na misa. Salamat po ng marami sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito sa simbahan ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagpapadalisay sa ating puso. Ginagawa tayong mapagmalasakit at mapaglingkod. At ipagdasal po natin ang bawat isa na sa sandaling humarap tayo sa mahal na Poon pagdating ng takdang araw, ang maialay natin ay isang busilak, tapat at nagsusumikap na puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka
Padre Jesús Nazareno.